Shoutout sa inyong lahat guys at re-reactionan lang natin yung ano, yung awayan nila ano, Maharlika, no? Ni Lula Maharlika at saka itong si Banat by Kalbo. Alam nyo, Banat by Kalbo at saka Lula Maharlika. At nasasabi ko sa inyo, no? Pareha lang kayong tanga. No? Ano kayo? BBM supporters and Duterte supporters, pero kayo ay tumatanggap ng donation. So which is imposible naman na yung mga donation na yan ay wala kayong kinupit. No? Yun ang totoo. No? Imposible naman yung mga donation na yan sa mga activities ninyo ay wala kayong kinuha. No? Pamasahi, pang-snack ninyo, pang-kain ninyo. So, nandoon na yan lahat. So, sa tingin ko, na sabi mo, niluloko ni Kalbong Banatbay, yung mga tao, at ikaw din na Lulang Maharlika, sabi mo na, ikaw ay walang ginawang kabulastugan, puro katotohanan, pare-pareho lang kayo. Pare-pareho lang kayo nangulikta ng pera sa ating mga kababayan. Huwag ninyong gawing tanga ang ating mga kababayan. Huwag ninyong gawing tanga yung mga kababayan natin. Dahil pinipirahan ninyo yan. Yun ang totoo. At nag-away-away kayo ng dahil sa pera. Ganyan ba ang totoong may pagmamahal sa ating kapwa Pilipino? Nangungulikta ng pera para itulong? Huwag nating idaan yung pera sa mga taong ganyan, katulad ninyo. Kung tumulong kayo, doon na dapat sa mga ahinsya ng gobyerno. Especially to our donating station, no? Our government facilities, ni mga ganun. Huwag na nating idaan sa isang vlogger o sa mga vlogger na nagpakunwari na sila ay mga supporter ni BBM or ni Duterte. Oh, huwag na nating idaan sa ganyan. Kasi ito yung tanong ko sa inyo, kung maisasagot ninyo, no, kung masasagot ninyo yung tanong ko. Bakit ina-advocate ninyo, ini-implement ninyo si BBM? Ano bang nagawang kabutihan ni BBM sa panahon ng pandemya? Pakisagot kung ano yung nagawa niyang kabutihan. Namimigay ba siya sa mga tao? Na which is yung panahon ng pandemya, kailangan natin ang mga politiko. Bigyan niyo ako ng example, no? Bigyan mo ako ng sample lang na nakikita ko na namimigay siya, nag-distribute siya sa lahat ng mga tao para malaman natin na siya ay totoong may malasakit sa bayan. Hindi porket anak siya ng ating dating president, the greatest president, Ferdinand Marcos, ay i-consider na natin na siya ay ganun din. Hindi po maging hindi po ganun. Dahil iba yung anak, iba yung ama. Yun ang katotohanan. Yun ang totoo. At nag-aaway-away kayo nang dahil sa pera. Dahil walang resibo yung binigay mo na 30,000 para sa mga tao, para sa ayuda. 'Di ba? 'Yun ang katotohanan. At kailangan po nating maging transparent dito. Kung kayo ay totoong nagsiserbisyo ng sa bayan, bakit kailangan ninyo humingi ng donation?
Ito nakikita ko kay Francis Leo Marcos. Oh, eh pag-usapan natin si Francis Leo Marcos. Wala akong nakitang humihingi siya ng donation para itulong sa ating mga kababayan, para itulong sa ating mga kapwa Pilipino na nagugutom na at wala nang makain sa panahon ng pandemya. Wala, 'di ba? Merong nga gustong magbigay ng mga donation pero hindi niya tinanggap. Pinapagalitan pa niya, no? Siya pa ay galit na galit. 'Di ba? Very transparent yung nakita natin na merong gustong magbigay ng donation. Sabi niya, "Wag niyong ibigay sa akin yung donation na 'yan. Itulong ninyo direct to the people, to those people who are very poor and nangangailangan na ng tulong sa ating mga government." Pero walang kahit isang politiko na lumabas na naging nakikita natin na naging mayaman challenge, no? Puro mga mahihirap challenge lang yung lumalabas at tumutulong. Wala namang mayaman challenge na nakikita natin. Si Hendry C lumalabas nagba-vlog, si Lucio Tan lumalabas nagba-vlog, si Aboitis, si Ayala, si Kokong Wei, lumalabas sila para mag-vlog, para ipakita sa bayan, ipakita sa lahat ng tao na sila ay tumutulong, para makita natin at matulungan tayo at mag-send tayo ng letter na tulungan nyo kami dahil wala na kaming makain dito. Meron ba? Tanong ko lang kung meron bang lumabas. Si Duterte na nanawagan sa lahat ng mga politiko, sa lahat ng mga mayayaman, para tulungan ang ating mga kababayan na naghihirap na, wala nang makain dahil kulang yung ayuda, dahil inubos sa sweldo sa mga pulis, dinubli-dubli ang sweldo. Kaya wala na tayong pera. Nasalanta pa tayo ng mga calamity, no? Mga kalamidad. Kaya walang-wala na tayo. Nahihirapan ang ating bansa. Dahil noon pa man, ang korupsyon ay grabe. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang korupsyon sa ibang mga ahensya ng gobyerno. Patuloy pa rin. At kayong nagpatuloy sa mga korupsyon, no? Pinapatuloy ninyo mga korupsyon. Mga walang hiya kayo. Matakot naman kayo. Mahiya naman kayo sa ating Pangulo. Ginagawa ang lahat ni President Duterte para ma-stop yung korupsyon. Pero anong mga pinagagawa ninyo? Yung mga ahensya sa gobyerno, like LTO, BIR, PhilHealth, ano-ano pa. Grabe yung pera ninyo. Pinapatay ninyo ang mga ordinary na tao. Mga walang hiya kayo. Wala kayong malasakit sa mga mahihirap. Wala kayong malasakit. Wala kayong konsiderasyon na galing tayo sa pandemya, na which is tayo ay walang-wala na. Ang ating ekonomiya ay bagsak. Wala na tayong pera. Businessman, mga establishment, lahat, mga hotels, mga malls, or mga travel agencies, wala na talaga. Wala nang makukunan ng pera dahil wala. Dahil sa pandemya. Bagsak ang ekonomiya. Pero ano yung ginawa ninyo? Patuloy kayong nangungulikta sa mga tao. Ganun ba yung totoong may malasakit sa bayan? Tigilan ninyo yung mga away-awayan ninyo, mga walang hiya kayo eh. Tigilan ninyo yan. At yung mga followers ninyo, yung mga naka-subscribe sa inyo, nako kayo, wag na kayo magpaloko sa mga ganyang tao. Dito na kayo mag-subscribe sa akin, hindi ako tumatanggap ng donation dito. Dragon Boy lang
ang matigas dito. At ipaglalaban ko ang prinsipyo ko. Kahit wala akong makain. Yun ang katotohanan. Goodbye sa inyo.